huwag mag-panic kasi yun talaga yung ayun, makapagpapalala ng situation. Bawal magtrabaho pag ganyan may sakuna. Siyempre, alalay ka sa family mo, pamilya mo. Launang-una, bahay mo, mga anak mo. Baha. Natural, huwag kang lulusong sa baha. Pag alam mong malakas na ang bagyo, huwag ka nang lumabas. O kaya yung kuryente, baka mamaya makuryente ka kasi pag once na naputol yung kuryente, okay, mabagsakan ka ng mga puno, huwag kang lalabas kasi talagang sa time mo naman na madidisgrasya ka. Tapos, lalabas tayo sa bahay natin. Kasi pag may bulan, diba, lalabas tayo. Kapag mayroong mga sakuna, hindi dapat gawin, kagaya nung lindol, huwag nang magpanik, huwag gumamit ng elevator pag nasa loob ng building. At sa tuwing may bagyo naman, ang hindi dapat gawin ay huwag nang lumabas kapag lumalakas ang hangin. Magtago na lang sa isang safe na lugar. Siyempre, yung tumayo ka ng basta-basta dahil hindi tayo safety ron. Ano? Pag lilindol, siguro huwag magpanik. Lalabas na lang ang bahay para hindi matabunan ng mga mahulog ng mga bagay-bagay. Paglabas-labas ng bahay kung may lindol. Huwag kang lalabas ng bahay para hindi ka anuhin ng bagyo. Kung ikaw naman ay lalabas ng bahay, maaano ka sa daan. Abutan ka ng bagyo, baha. Huwag bumalik kung saan, like kunyari, may bagyo dito tas na ganyan na yung building. Huwag bumalik para sa mga gamit, ganyan. So, napanood natin, ang hirap talaga sabihin kung ano yung hindi dapat gawin. Ano? Siguro meron tayong mga sariling example ng ganyan na unconsciously, subconsciously, we do and we need to explain siguro para matuto tayo from there. By the way, this again, Benny Pacheco, structural engineer. I'm Mark Zarco, geotechnical engineer. I'm May De Tuin, art studies. Lenny Ke, educational technologist. I'm Peachy Mendoza, a psychologist. And I'm Doy Rosete, I'm a visual communicator. Iba-iba yung disiplina natin and let's see kung meron tayong iba-ibang hindi dapat ginagawa. I'd like to start with an example na structural. Many people after Undoy, for example, decided that they would rebuild their houses on stilts like 2 or 3 meters high, long legs, tall legs. And yet, when reminded that in the next possible hazard of an earthquake that is just conversely more earthquake prone, then they realized they should not have just like that raised all their houses higher. Example yan, the physics is correct, but the house owner would not know siguro. Kaya on their own, tinataas nila yung mga bahay. What not to do, actually? Living from one hazard just to go to another hazard. From avoiding flood to courting earthquake damage. I guess may ibang examples din kayo. Maybe you personally experienced what not to do. Well, similar to that, people that have experienced floods normally transport or relocate to a place that is higher, and very often it's prone to landslides. Landslides? Yes, like for example, the schoolhouse in Ginsawgon was actually put near the mountain because they did not want it to be near the river where it flooded, only to be buried by a landslide when there was a landslide there in 2006. Ironically. Yes, Now, I'd like to refer back to the POS, to the interviews, particularly yung don't panic. Parang intuitive yon, huwag ka mag-panic, pero ang daling sabihin yon, mahirap gawin pag nandun ka na. Pangalawa, yung pagka bumabagyo na, may signal na, huwag ka na umalis ng bahay. Eh, paano kung nasa Marikina ka at naabutan ka ng baha at hindi ka pa rin umalis ng bahay? Ondoy noon, di ba? So, ang point ko, siguro, dapat hindi rin nag-generalize, no? Tingnan din yung mga sitwasyon. Talagang mahirap sabihin o mahirap gawin, don't panic. Pero paano kung, paano maiiwasan talaga mag-panic pag nandun na yon? Ano ba yung mga nagiging cause ng panic pag nandun na yon? Siguro, Doc, may ang naiisip ko dyan. Siguro ipasok natin yan sa, di ba yung, yung nakabalad lang sinasabi ko palagi na dapat bahagi na siya ng pag-aaral ng bawat isang
ano, mga estudyante natin na simula kinder or siguro maliit pa siyang bata, alam na niya ang gagawin niya. Para yung ngayon sinasabi nila sa POS kanina, huwag magpanik, mahirap nang gawin niya. Pero siguro kung naging bahagi na sila ng buhay nila, yung kung paano i-save or i-dictas yung sarili nila sa isang sakuna. At least, kahit anong mangyari, kahit anong dumating na sitwasyon, alam na nila yung gagawin. At hindi na sila magpapanik. So another don't is, don't just say it. Parang practice it or drill it. Yes, I heard of the term muscle memory. Hindi lang panitopis, but I don't know, in psychology, how valid is that? That you talk yourself into it or you practice it? Sa psychology, mga simulations are very important. Mm-hmm. Or what we call more technically role-playing. You know? Kasi, role-playing. But when you play a particular role, that involves mga actions that you take, no? And yung actions na yun involve muscle memory. So, yung pagtakbo sa hagdanan, halimbawa, no? Syempre, kailangan mo rin ng konting pag-iingat sa pagtakbo sa hagdanan. So, pag sinabi na, takbo na tayo lahat, ganun, hindi naman dapat na tatakbo ka lang na hindi mo din tinitingnan kung saan ka papunta. So, halimbawa, yung mga evacuation na calls for evacuation, you cannot just say, leave this place, but you don't say, where will you go? Marami sa ating nakita sa interview, pinag-uusapan yung aalis ng bahay o hindi aalis ng bahay. Pareho nila sinabing wag. Pero parang may confusion na, no? Kung depende sa sitwasyon, alin yung mas tama, no? Dahil pwedeng mali yung mag-stay lang sa bahay, no? Malulugod ka naman siguro, no? Pag tumataas na yung tubig, hindi ka pa lilisan. Pero iba-iba nga yung, siguro yun nga importante, yung impormasyon, no? Kung ano-ano yung mga level, na kailangan may particular na aksyon na gagawin. Kaya yung don't na yun, puro katulad nga yan, kahit yung sa don't panic. Siguro yan, kahit sa arts, maaari din siguro, minsan sa music, no? Yung nakakakalma, yung epekto siguro ng musika. So kung meron kang, in terms of muscle memory, meron kang ipapamemorize siguro ang kanta, ito yung i-recite mo o kakantahin mo pag ganun ka sa particular na eksena, maaari din siguro nakakakalma yun. Experience yun, ano? Parang don't just say it, experience it, or feel it, or hear it. Sabi nga ni Doy kanina. Yung kasing sinabi pa nung isa na bawal daw magtrabaho. Yung, interesado ko doon. Okay ba sa inyo? Tama bang advice yun? Bawal, sinusunod ba natin? Huwag magtrabaho daw pagka mayroong nangyayaring risk or disaster o sakuna. Ano kaya ang background nung nagsabi nun? Can you imagine? May sinabi siya siguro na... Siguro isya sa mga na-trap na. Umulan na, ito na si Habagat, pinapasok pa rin sila, hindi na siya makauwi. Na-stranded. Na-stranded, yes. Parang may nabanggit siya na baka mapahiwalay siya sa pamilya. So, na-stranded na eh. Yun. So, bawal magtrabaho o bawal lumayo sa immediate family dahil first priority mo na to be with your family. Okay. Ang peg nun ay do not put anything above your safety. Yun yung lesson to be learned there. Yung anak ko, naalala ko yung Ondoy, may field trip siya sa Los Baños. Pinipilit niya na kailangan ituloy. Tinawagan daw siya ng teacher na lahat pupunta sa Los Baños. And nakikita ko na tuloy-tuloy yung tulan. Kasi dapat, ilagay mo muna yung sarili mo sa what will it feel like when you're traveling to Los Baños and the water's already rising. You know? Don't ignore advance warnings. Right. Just because hindi pa obvious yung event. Kasi forthcoming pa lang pala. Yeah. Exactly. May example. Marami dyang example na, di ba, bakit signal 4? Wala namang bagyo. But the correct understanding is, kasi parating pa lang in 6 hours. And when it arrives, mabilis. Kaya don't ignore the warnings. But I also noticed that sometimes we engage in denial. Like, for example, I was guilty of that during Ondoy. It was a Saturday. It was the last day of class in the semester. And I really forced myself to go to
plus, despite the fact that it was already flooding on the very way. Consciously, you ignored the warning. Yes. Because you loved school so much. Because I was afraid to miss the last class meeting because I was catching up. So you valued your class more than your life. Well, you could say that. You could say the story of our lives. You're actually putting your students at risk by putting that other value ahead of it. Mm-hmm. So ito na naman yung hierarchy ng values na dapat we are aware of. Ano? So I think, Lenny, in the educational system that we have, are we conscious about these kinds of value hierarchies? Ano? That would be applicable to disaster situations. Actually, bilang susugda sa sinabi ni BC kanina, yung understanding, di ba? Bakit natin sila binibigyan ng warning? Di ba? Dapat alam nila, may paliwanag tayo. Kasi, like for example, katulad ng sabi mo, yung bakit hindi sila dapat tumakbo sa handaan pag lumilindol? So, dapat alam nila na pag yung, sa diskusyon natin, na pag tumakbo sila sa handaan, pwedeng mag... Di ba, yung hagdan magiba din. So, pwedeng like yung mga ganun. So, dapat alam nila yung consequences or pwedeng mangyari pag ginawa nila. So, dapat klaro din yan. Yung nga yung tinatanungan na ano ba yun na naipasok ba yun sa pagtuturo ng mga estudyante natin. Siguro, kung dapat siguro na nga natin balikan yung gano'ng kalalim, di ba? Yung pagtuturong ginagawa natin sa paghahanda dito sa ganitong klase situation. Huwag magbigay ng warning without an explanation. Okay, yes. Uh-huh. Para hindi rote memory. Yeah. Huwag kalimutan yung dahilan bakit hindi dapat gawin. Mm-hmm. Para may deeper understanding. Mm-hmm. Yeah. Speaking of deeper understanding, I wonder, even sa visual communication, may mga napapansin ba kayong mga hindi dapat ginagawa pero nagagawa? Maraming bagay yan. Kung minsan nga, sa mga aksidente na mismo, no, na may mga, lalo na sakali, ako ay photographer, no, at gusto kong makakuha rin. Mga mapunta tayo sa media pa. Napakagandang photograph. Eh, siguro may ethics din tayo pwedeng i-observe dyan. Kung ano yung dapat takunan at ano yung hindi dapat takunan. Right. Yung sensitivity. Yung sensitivity. Dahil yung iba na maaaring maganda para sa atin, dahil maganda para sa ating tabloid o kung saan man natin ipapakita yan, pero yung mga apektadong mga tao ay maaaring hindi maganda yung dating sa kanila. Yung huwag samantalahin yung sitwasyon ng mga maaaring victim ng disaster, no? Mm-hmm. Pero di ba sa media, yun ang kumikita eh. Mm-hmm. Paano ba yun? Hindi dapat mag-coverage ng sensational, pero yun ang bumibenta. How can we suggest to redirect that? At meron bang paraan sa learning na may negative example tayo ng parang catastrophic, but somehow we can redirect to more positive na kayang i-handle sa halip na maging source of desperation or frustration. What do you call that technique that we show a grave example, but afterwards we're able to empower the audience that actually it need not happen to you? Is there such a technique in, well, whether in education or... May shock value, karamihan, yung mga ginagamit talaga. Shock value. Oh, yung shock value. Sa yung warning, mga cigarette pops, di ba? Yeah. Kaya lang, ang pananakot ay hindi laging epektibong ano. Don't depend on scare tactics all the time. Yeah, so. Because what could be the bad consequence? Well, it could be fatalistic na lang. Nangyayari rin resign. Pala. Resign. No matter what you do, same effect. The same effect. We don't want that conclusion. No? Or mag-immobilize ka na lang. Yun naman pala yun. Oh, sige. Yeah. Ganon. Kahit na anong gawin. This becomes everyday. Right. Magiging palasa. Magiging simple. Oh, magiging wala lang. Parang so, tatanggapin na lang natin yun. Yun yung nag-desensitize sila. Yun. So, nangyayari. Sensationalize. So, I think yung mga tanong, yung mga sagot kanina ng mga people on the street, ano, nanggagaling yon sa kanilang parang naririnig-rinig sa media, pero hindi naman nila nabibigyan ng pagkakataon na actually gawin. Ano. So pag sinabi mo, do not panic, what's the operational or implementation of that? Diba? Mm-hmm. Do not panic,
it's very difficult not to know not what to do when you don't know what to do. Ang hirap sabihin, ano? Pero I guess what we're trying to say is, once we say what we should not do, we should ask the next question. What should we do instead? Or how should we do it instead? So, the how is very important. Yung the how, no? Dugtungan ko yung do not panic, for example. But some others would say, maybe not in this episode, but frequently would say, just prepare. Siguro yung do not panic, the flip side is practice or drill or imagine scenarios para mental preparation. Saka, sabi nga, muscle and physical memory. So don't just say it, practice it, something like that. Pero pwede kong balikan yung sa media. Okay. Kasi, kasi sabi natin, don't just focus or exploit the yung bad situation, para sensational. But then it catches attention, so maybe that's good. Kung may flip side natin yun, anong saving value nun para in the end we learn, or the readers, the viewers could learn still, learn something from that situation? Maybe there's an approach. Yung iba na lang ginagawa, yung medyo binablur yung mga ibang areas. I mean, ginagawang anonymous, no? Yung mga persona na parang ginagawa. But still, the event is captured. Kung paano siya ka... Sakali, extent of the... Kung ano man yan, damage, disaster. So, do not show gory scenes, but still, suggests by in a tamer version para ma-capture pa rin yung a little bit of shock value. But not too much. Not too much. But I think there's also this problem of sometimes when there is a disaster, the victims are often interviewed despite the fact that they are in a state of shock. So they are still trying to cope up with their loss. And yet, here's a reporter or here's a person that interviews them, shoves a microphone in their mouth and tries to ask, how are you feeling, or something like that. Victims of earthquakes who have been interviewed while they're still, you know, almost totally buried. And then they're being asked, ano bang nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba? And I think that is actually an opportunity, you said it earlier, Benny, to empower a person. You can say, may dadating na na tulong, ano? So, wag ka masyadong magpanik. No? That's when you can say that wag ka masyadong magpanik, di ba? Kasi may dadating na tulong. Which reminds me, do not be a volunteer or do not be a frontliner unless you have the training, the skills, the right approach. No, don't just go there as a frontier, so to speak, for a quick coverage. Dahil it takes a lot to do it right, especially kung affected ang tao. May isa pang nagsabi ng wag, yung bawal lumabas. I'd like to focus on yung where to go. Kasi parang confused sila, actually. Yun, paano natin mariredirect yun? Kasi meron nagkasabi, bawal lumabas. May nagkasabi naman na bawal tumigil. What do you think? Dahil parang right there, conflicting bawals. So, wala natira. Bawal lumabas, bawal tumigil. What do you think? Anong interpretation nyo of that, those situations? Maybe when the person said that it's not good to go out, maybe he had a specific hazard in mind. I would say that's a different person. Yes, maybe a typhoon. I recall me and Peachy were survivors of Typhoon Yuling, and you know, the roofs were flying, and in the lull when the eye of the storm was here in Manila, people were going out, looking at all of the damage, thinking it was over, thinking that it was over, and only to be caught in the second, the tail of the typhoon, yes. So, yun ang bawal lumabas, tamang situation case of a typhoon. Yes, I would imagine. But in case of an earthquake, I think bawal lumabas for the first 1 minute. Yes. Wait it out until the strong shaking is done. But after that, you really have to leave.
Why? Because there's a chance of an aftershock, and until the building or the house has been checked to be worthy to be reoccupied, you should not return. So, ibang sitwasyon. Yes. Doon kailangan lumabas after the 1 minute. So, depende sa sitwasyon, which may be kung ano yung hazard. But I think even in one situation, at every point, you have to continuously assess the risk, ano? Right. So, halimbawa, yung klasiko na nasa second floor ng Palma Hall Annex, ano? So, nag-shake na, nag-duck hold and cover, matagal din yun, ano? Tumigil bigla. So, nag-file out, papunta sa hagdanan. Nag-umpisa na naman, it started shaking. So, I said, you know, stop, let's just wait a while because we may be caught in the stairs and we can be flung, you know, down to the ground. So, you continuously, you don't just go follow one instruction without assessing what the situation is at that point in time. Don't follow a general instruction without adapting to the evolving situation. Kasi maaaring nag-iiba na rin. Exactly. Okay. Which brings me to the idea of drills. Drills. Anong tingin nyo doon? Yung drill, halimbawa ng Metro Manila for the big one. What did you think of that? I mean, I'm asking, what is it that you shouldn't do for drills? Halimbawa, huwag tumigil sa photo. Pwede bang, selfie. Pwede bang pag-usapan afterwards what went wrong, what went right? Because in every drill, there is supposed to be a post-processing of how effective it was. So I suppose ang isa pang what not is do not stop at the drill, process the outcome of the drill, and maybe adjust your plan for the future. Di ba? Parang yun natin, kulang. Huwag tumigil sa drill without processing afterwards. Eh, sa UP, dapat gawin din natin yan. Actually, parang kulang din tayo kahit ang UP. Maybe it's a general observation. No? Tsaka siguro dapat gawin natin talagang seryoso itong bagay na ito. Kasi minsan, di ba sa drill, hindi naman nila... kasi they don't take it seriously. Yeah, take it seriously. Yes. Like, smile pa sila. O, takbo na kayo. Halakad pa. Tapos kumuli pa nila yung bag nila. So parang naisip ko, pag yung gagawin natin itong drill na ito, talagang ilagay na yan, palagay natin sa isip nila na in, ano, kahit mangyayari ito at mangyayari, so dapat handa kayo, so dapat seryoso kayo, talagang pag-iisipan niya na yung ginagawa ko to para ma-save ko yung life ko, hindi lang naman sarili ko, pati yung mga, kasi ako bilang guro, di ba, isipin mo rin yung mga estudyante mo, di ba? So, paano ko siya man lang masasave? Ako ba muna ang unang tatakbo? Yung mga ganun siya. Or kasi kailangan ko rin isave ang sarili ko. Pero isipin mo rin siya. Tapos yung nga kanina yung sinasabi nyo ngayon, kailangan, ano, alam mo rin kung paano ma-process yung mga panicking, yung mga nagpa-panic ng mga but students. But then we're going back to what we're supposed to do. We're supposed right. to talk about what not to do. So, having said that, we should not conduct a drill without giving instructions to people who are partaking. Right, right, right. And giving the proper framework. Yes, The drill is not just to surprise us, right? The drill is precisely the opposite. We anticipate it, and then we should know what to do, the underlying reasons, and then going back, we should process what we failed to do, so that afterwards, there's an improvement of the drill. So, do not wag paglaruan yung drill na hindi naman sa laro. Scenario siya, maybe it's called a game in English, but really, it's serious game. Like a scenario game. Nakapag-scenario drill na ba tayo sa ating mga eskwelahan? Tayo, kayo. Minsan sa amin. So, wag kalimutan gawin. At sabi namin, pwede na. Huwag basta-bastahin. Huwag basta-bastahin. Alala ko, I was doing my graduate work in the university na every sem meron silang drill, ano? Eh, first time ko mag-participate sa drill. At ang naisip ko lang, dapat lumabas. Eh, lumabas ako, naka-nightgown lang ako. So, hindi pwedeng pumasok pa sa isang drill o mag-participate sa isang drill without really knowing what you're supposed to be doing as part of that drill. Speaking of drill, naalala ko,
huwag daw mag-drill physically kung nag-skip ka ng tabletop exercise. Maybe that's what we're trying to say. Huwag kalimutan yung paper or tabletop exercise bago pumunta sa actual drill. Dahil hindi po pwedeng i-assume na basta mag-react tayo ng tama sa drill kung kinalimutan naman natin yung tabletop exercise. Marami talagang hindi dapat gawin, ano, kahit sa during ng event. I wonder kung even sa pagpaplano pa lang, yung wala pang actual na disaster, risk pa lang, meron din bang mga what not to do? Sa planning pa lang, meron din bang mga dapat iwasan gawin? Halimbawa, nadinig niyo ba yung komento dati sa mga hazard maps? Nag-publish daw si Agency X na isang mapa, lahat daw ng lugar ng sa buong syudad, tinawag na isang zone. Halimbawa, kung sa ito, kunti sa baha, lahat yun red. Parang na-overgeneralize. And then, ang tanong ng mga tao ngayon, saan po kami titira? So, parang, wag din mag-overgeneralize, right? I think we learned from that more recently na the maps are more detailed. Some are hazardous red, some are less hazardous yellow. So, mas practical, no? I wonder kung halimbawa, nakatanggap na ba kayo ng warning ng typhoon tapos tingin nyo exaggerated? How did you react? Baka yun din isang hindi dapat. Well, I recall that there was a signal for, and I had a meeting, and I had a colleague with me, and we decided to go on with the meeting. And this was Milenio, and then we were caught in the middle of the storm. And you were not even 8 years old, right? No, I much more adult, right? I was much more. I was older at the time, yes. And still, you did that. And no? Still, I did that. Yes. So you'd say, what was your lesson not to do? Well, why did I do that? Because previous instances when there was a signal number 4 declared, nothing happened. So I generalized. Okay. And I guess it was the idea that maybe this is just one of those false alarms. Okay. Do not be skeptical of warnings, even if in the past warnings did not translate to actual disaster. Yun nga, problema lagi daw yun ng pag-asa. Kahit ng araw pa, pagka daw pinredict na uulan, hindi naman umulan, lahat na lang nagagalit sa pag-asa. Wag bawal magalit sa pag-asa. Dahil ang nireport pala nila, likelihood ng pag-ulan. Para may advance warning. And yet, talagang may chance na hindi totoo, hindi magkatotoo. So, wag mag-overgeneralize. I see. But it came out okay. It came out well. I survived. Yeah. That way. But I guess I learned my lesson there that we should not just dismiss things like that just because we've had experiences in the past where we felt that there was a false warning. I wonder how other sectors feel, like mga bata. Bata muna. Di ba? Kanina pinag-uusapan natin eh. Siyempre, bata ako, gusto kong magtampisaw sa ulan. Or kahit na may mga rubbles na dyan, yung mga nag-collapse the building, halimbawa, para ang sarap magtaguan dun. So, bata kasi, no? Bata kasi. You're again 8 years old. Even younger. Yeah. Nagbabaril-barilan kami dun sa mga supposedly hazardous na mga areas. So, paano yun? Paano sasabihin sa bata na huwag magtampisaw? Gusto niya magtampisaw. Bawal magtampisaw, pero innocently, they don't understand why not. Why bawal? Yes. Uh-huh. Para mabalik tayo dun sa nasabi ni Lenny kanina. Education. In fact, meron dapat prior education, explanation. Why not? Check muna yung tubig, no? Baka mamaya, meron dyan something poisonous. Okay, yung lighter. Ano yung sakit na yun yung galing sa daga? Leptospirosis. Yes. Oh. Na may infect ka sa flood water. My question to Lenny is something like this. Very often we tell people not to do things, but it's only after it's really happened to them that they really they really believe. We can say that you can get sick from swimming in dirty water, but sometimes people will dismiss that. So until they get sick, and then something bad comes out of it. So how do we address that? Paano nga kaya maging learning experience? Dahil parang ang hirap talaga tanggapin. Oo. Kahit sabihin ng teacher. Oo.
Pero hindi pa naman na-experience. Pero kasi papasok dyan yung sinasabi din natin yung triad na community, school, tsaka home. Mm. So dapat yung tatlong institution na yun, dapat, di ba, they're aligned. Oo. So para, kahit sa, kasi minsan, experience ka namin, mas nakikinig ang mga bata sa teacher eh. Mm-hmm. Pero siyempre, depende rin yun na, kahit sabihin mo yun, pero pag, siyempre, pag magulang naman yun, hindi, andyan nga yung nanay ko, sabi ng nanay ko, di ba, parang dapat yung tatlong yan, yung community, yung school, yung home, dapat meron aligned lahat yung values na ini-instill nila dun sa bata. Para at least, so katulad na pag bawal maligo sa baha, kasi pwede ka mag-leptospirosis, okay, pwede ka makuryente, di ba? Pwede malunok mo yung tubig, malunod ka, mm-hmm. di ba? So parang dapat, yung education ng bata, consistent. Reinforced ng home o kaya mismo ng community. Mm-hmm. So, huwag kontrahin yung sinabi ng ibang party or sector. Mm-hmm. Sa halip, sana i-reinforce in a different way. Duha ka ng comics. Pilip sila dun sa bida. Kaya gagayahin nila. Mm-hmm. That's another way of reinforcing. Or puppets, no? Mm-hmm. Nakakabigay ang puppets ng lessons na hindi threatening. Okay. So, huwag laging sabihin lang in words the same way. Maging mas imaginative. Dahil iba-iba ang paraan para ma-absorb. So, kahit pala ulit-ulitin natin yung don't panic, hindi pala pwede yung ganun lang in words. Huwag ganun. Uh-huh. But show why not, and then what else to do. Right. Visually. Anina, maganda nga, may music pa eh. You know? Through other senses. Multi-sensory. Do not be a bad role model. Okay. And do not be a bad role model yourself. Mag-LSS na. Alam ko ang syndrome. Kasi part din yun ng senses. Nakita nila, by example, so, na-pick up. If your parent is making tampisaw there, di ba? So, you're likely to. So, don't be a bad example. Yes, that's it. Paano naman kaya dun sa mga nasa posisyon, yung mga talagang may formal na responsibilidad, no? Ano ba yung maaaring napapansin natin na si mayor, si agency, si chairman, na nagagawa pero dapat sana hindi nagagawa or iba ang pagkakagawa? Example ba kayo naisip? Nga, naka-focus lagi sa response during a disaster. O kaya right before a disaster, let's say, Yolanda or Ondoy, doon naka-focus, dapat long-term yung proseso. Mm-hmm. Even before that. Mm-hmm. Huwag mag-focus too much sa response, umpisahan sa before, mitigation, preparation. Mm-hmm. Yes, yes. Yeah. Para kasing attention getting yung pagmalapit na yun, no? Nandiyan na lahat ng warnings. Zero casualty, evacuate. Tapos sabihin, walang namatay. Evacuate. Kaya na ayaw mag-evacuate yung iba dahil meron din naman silang maring loss of property. Maaaring na mag-secure muna yun. Maaaring may pag-aaral din. Yes. Secure muna yun. Kung official tayo, huwag kalimutan yung pananaw ng mismong pamilya. Kasi madaling sabihin ng opisyal na evacuate kayo lahat dyan. Mm-hmm. Pero yung pamilya, iniisip yung kabuhayan nila. Mm-hmm. Maybe literally yung bahay. No? Hindi so, lang bahay, mga hayop nila. Mga hayop, na kasama. Mm-hmm. Huwag kalimutan yung pananaw ng individuals and families. Mm-hmm. No? Para ang ating officials, grounded ka na. Mm-hmm. Yeah. So, ang mga plano, dapat, you don't plan without consultation. Exactly. Constituents, for example. Mm-hmm. Do not plan just by yourself. Don't forget to consult the actual community. Mm-hmm. Lalo na sa disaster risk, ano, na sila mismo yung actors. Mm-hmm. Yeah. Sa school, what else do we do wrong? Kasi, meron siguro, no? Marami. Hindi kasi, sa bagay kasi ang mga schools, pag may mga ganyan disaster, laging sila yung evacuation center, di ba? Aha. Mga public schools. O siguro parang, kung yan ay lagi na nangyayari, parang dapat yung sa plano din, sasama na natin yan. Kasi sila lagi naman ang pinupuntahan ng evacuation centers eh. So, huwag din silang kalimutan yung mga schools na yan na nagiging evacuation centers later. Na, napag-usapan din yung huwag ilagay ang mga evacuees
just anywhere, kahit saan. Yes. Baka yung pinag-evacuate ng Saranda, mas peligroso pa yung sitwasyon. May kwento man sa na Yolanda. Mas winoworry na yung ano to, yung kalagayan sa evacuation area kaysa yung sa bahay. And in Yolanda, the studies of the College of Medicine is that the incidences of HIV are 30% higher for people who were evacuated in the evacuation centers. No? Because prolonged yung evacuation, ano? And then you also have cases of rape no? in evacuation centers. So you cannot blame parents, for example, from not evacuating because they will say, why will we jump from the frying pan into the fire? Huwag basta-basta ilagay sa evacuation area na hindi maayos. Yes. Dahil, kung lalo na kung matagal. So, I think in relation to what Lenny said, you don't set up an evacuation center without planning for the design of that evacuation That's center. That's right. Don't just say school building today, evacuation area tomorrow, without providing the necessary facilities, amenities. Yeah. Siguro papasok din dyan yung, kasi iba-iba yung edad nila. Meron mula baby hanggang 80 years old. So, para yung paraan ng pag-asikaso mo sa kanila, iba yun sa mga average. Right. Correct. Right. So, baby siya, so dapat meron ka rin preparasyon para sa, iba pag in-evacuate mo siya, dapat yung baby din, meron palintubin siya para sa kanila. Meron din sa sobrang matanda na. So, maedad na. Oh. Kagaya namin? Hindi na. Tapos hindi pa kami so, huwag kalimutan yung iba-ibang age groups, iba-ibang vulnerabilities. Vulnerabilities, kanya-kanya. Yes. Pati yung may disabilities. I think they should also focus, going back to the thing about politicians, they should also focus in ensuring that lifeline facilities are secure because, let's say, like in the Bohol earthquake, there were so many hospitals that fell down the slopes. There were a lot of people that were confined in these hospitals that needed to be transferred. Fire stations, police stations with criminals could get out. So many of these... Huwag kalimutang dagdagan ang protection sa mga essential facilities. Yes. Dahil magiging lifeline sila in case nangyayari. Yes, you'd need the firemen to... So, bawal yung budget na pwede na yan. I guess so, yes. Kasi hospital yan, dapat doble ingat. Yes. And be careful where we put our hospitals, I think. Diyan na lang kasi lote ko yan. Yes. Bawal yun. Dapat piliin talaga yung lugar, lalo na kung hospital or fire station or police station. Madami talagang hindi dapat, pero dapat... Hindi dapat, pero dapat ayusin pa, no? Right. Yung mga ating persons on the street, na-realize naman nila, maraming hindi dapat. Pero kahit pala tayo sa professions, sabi natin, kahit sa media people, kahit sa government officials. Meron pang isang importante, dapat huwag magsisihan. Dapat huwag magsisihan, tama, sounds familiar, no? Walang mangyari sa sisihan. Lalo na sa mga local government units, alam natin, very... Recently, may mga pagkakataon where the politicians were just blaming each other. Yes. At the, expense. Maybe pareho silang tama, maybe pareho silang mali, kasi hindi naman lahat ng certain at the start. So, wag magsisiyan. Bawal magsisiyan. Paano naman yung mga yung halimbawa may nangyari na isang disaster, reconstruction na or rehabilitation na. So, fast forward tayo sa bandang dulo. Ano naman ang mga bawal? Tapos na yung evacuation, babalik na tayo. Pero, meron bang hindi dapat gawin na nakikita natin ginagawa? Dun sa stage na yun, yung babalik na. Bawal bumalik sa same flood area? Bawal ba yun? Or to learn from the disaster, I guess we need to take stock of what we did wrong and where we went wrong in the disaster so we don't make that same mistake. Huwag mag-rebuild ng pareho lang sa dati dahil baka parang hindi natuto. Pero tama ba yung sinasabi na kung na-storm surge ka, bawal lang bumalik dun sa 40 meters anywhere from the coastline? Tama ba yun? Kung naniniwala ba tayo doon? Dapat lang maghanda. Maghanda. Ayun. Mas magaling pa ulit yung gagawin. Hindi siya maging vulnerable.
Huwag lang mag-overgeneralize. Mm-hmm. Yes. Dahil pag sinabi naman categorical na bawal magtayo ng kahit ano doon, mm-hmm. paano na yung livelihood ng pang, mm-hmm. pang ano, no, fishermen? And so, dapat maging specific. Huwag overgeneralize. Kasi di ba, hindi natuloy yun eh. Sabi nila, bawal mag-relocate na malapit. Pero, hindi nasusunod, no? Mm-hmm. Kasi nga, dapat may konteksto. Mm-hmm. Mahirap talagang paliwanag yung mga hindi dapat gawin. Pero siguro, sa iba pa nating episodes, mapapakita rin natin yung katapat kung ano yung mas tamang gawin. Mm-hmm. At, perhaps taking the two together, what not to do and what to do instead or how to do instead could be a better learning experience. Mayroon talaga magturo, no, Ma'am Lenny? Lalo na pag inumpisahan sa bawal o hiwag. Dahil baka ma-challenge tayo, why not? And dapat kasi we don't think of the hard things that we have to do, but the good things that will come out of it, di ba? That's right. Tama. Sana hindi tanggap, hindi ang dating ay panibawal. Mm-hmm. Yung mga batang nag-rebelde, no? Mm-hmm. Panibawal. Kung nanasabihan mo sila huwag gawin, mas lalo na rin ganun. Siguro mas gawin, empower lang ang mm-hmm. tao. Ipaliwanag yung wag yan, pero meron kang pwedeng ibang gawin. So, empowerment. So, bawal kang lumabas ng masyadong gabi sa gabi, mm-hmm. pero at home, pwede kang makinig ng music. Mm-hmm. So, bigyan natin ng alternative mm-hmm. para hindi helpless yung mga tao. Parang doon tayo kailangan tumuloy next episodes. Kung, mm-hmm. kung bawal ito, ano yung hindi dapat? Ano yung hindi bawal? Mm-hmm. What do you think? So it's maybe, a basic psychological principle. Ah, what's psychology? Kasi you cannot say to a child, wag mo you know, don't put your finger in that socket. You have to tell him what, why. Right. No, what to do instead. Right. Yeah. So it goes back to the very basic na human behavior, no? Whether human individual or organizational, it's so dramatic to say what not to do. But it's really so hard to follow. Instead, we should know why not to do or how or what else to do. What else? Well, meron tayo sigurong ibang episodes para pag-usapan yung what not to do in an earthquake or what not to do in a flood. Pwede pa nating i-detalyan. At whether we are scientists or media people or government officials, pwede rin tayong tumingin pa ulit sa perspectives na yun. But siguro sa ngayon, we have appreciated enough yung kahirapan ng tanong sa ating persons on the street. Nahirapan tayo mismo, di ba? Yung what not to do. So we have to be ready next time with what to do or the best or better practices. So, on that note, maybe we should now say goodbye for now.